Hi guys, welcome back to my channel Glenomaine Ivanez sa YouTube. Please don't forget to like and subscribe my channel guys. Para naman sa mga bago pa lang sa aking channel, don't forget to click the bell button guys para updated naman kayo sa aking iba pang mga videos. So, today's videos guys, andito tayo ngayon no, sa may Agayayan Bridge. Yan sa likod ko kung nakikita nyo, yan yung road going to Kawayan. So babaybayin natin ngayon guys yung road going to Kananga. So ano naman kaya ang hitsura ng Kananga pag ganitong oras, pag gabi o madaling araw? So guys, samahan nyo ako guys para libutin natin no? So tara. Hello guys, good evening, maing gabi, magandang gabi sa ating lahat no, sa inyong lahat guys, sa mga manonood. Happy Valentine's, wow, sa may mga ka-Valentine's, mga ka-Valentine's date dyan guys. So kaway-kaway sa inyo, shout out sa walang mga ka-Valentine's naman, shout out sa inyo. Then pa-shout out din sa aking lovely and beautiful wife na si Mylene Joy Orsolam at sa aking mga kids no. Happy Valentine sa inyo mga baby loves, mga tatlong baby. Tatlong baby. O siya guys, here we go. Nandito na tayo ngayon no. Sa may at Barangay Tugbong kung saan binabaybay natin yung kahabaan guys ng Tugbong going to Kananga. So guys, kung napapansin nyo guys, malaki talaga yung pinagbago no. So maliwanag yung mga poste, is meron na talagang mga ilaw. Although guys, hindi pa lahat no, from Agayayan to Kawayan, nakita ko, tiningnan ko kanina, medyo wala pa siyang mga street light doon, pero coming soon magkakaroon din ng mga lights papunta doon. Hello guys, papunta na tayo ngayon ng papasok ng Kananga no. Ito yung parang diversion road dito guys, sa amin no. I think sitio to dito sa sako pa rin to ng Tugbong. Ito yung shortcut namin guys no, para hindi na kami dadaan dun sa Libungaw papuntang Kananga. So dito guys, maliwanag na rin no. Although malayo mga siguro hindi man magkakalapit yung mga poste, pero napapansin ko guys, bawat poste dito is talagang meron ng mga ilaw. So good job no. Hindi na tayo matatakot bumibiyahe or bumiyahe ng gabi or madaling araw. Yun, nandito na tayo guys sa town proper ng lungsod ng Kananga, which is ito yung itsura niya guys sa gabi. Fully loaded na rin ng mga ilaw no, palibot. At saka may napapansin ako guys na mayroon pang additional installation ng mga street lights. At saka mayroon na rin mga CCTV dito guys, kaya safe na ang Kananga karun no.
meron ng ako nakita mga CCTV, tsaka yung mga parang antena ng wifi, hindi ko sure kung para saan yun eh, kung anong gagawin dun, o baka mag unlimited wifi na dito sa Kananga. Hindi ko lang sure guys ha. Meron ako nakita sa mga poste, no, maikwento ko lang guys, no, yung experience ko before galing dun sa border sa Masarayaw, sa border natin sa Kananga, then going to Kananga ako nun, galing trabaho na dyan sa may Montebello, yung sa may unahan ng sugarcane plantation. Hapit Jugudia madali, hapit Jugudia madisgrasya guys. Gumika na itong re-blocking, no, git-git manggudia siya dapita guys, as in tagsar kaya siya, gsuga ningit-ngit kaya siya. Then that time yung re-blocking, naglagay ng mga signage na nasa karsada na siya, mga siguro nabanggaan to siya. Then yung lights sa akong suga, sa akong motor is hinay, di jud siya ingon, uwan pa jud to, di jud siya ingon nga kanang muhayag sa karsada. So nahitabo guys, hapit jud ko ma disgrasya. So karon nakita na ako, no, naagyan ako atong sa kadlaw, no, na pirti ng hayaga. So malaking tulong guys, no, sa aming mga motorista, no, sa aming mga riders na nagtatrabaho, no, especially pag muuli og gabi na or mubiyahe og kadlawon. So laking pasasalamat, no, good job talaga, very appreciated talaga ang ginawa nyo paglagay ng mga ilaw sa kalsada. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye.